Hello po. Kumusta po ulit tayong lahat? Seryoso na po ulit. Seryoso na ulit, guys. Thank you po dun sa mga nagla-like sa tsaka nag-view ng mga contents kong comedy, mga kanta-kanta. Thank you so much po sa inyong lahat, kung sino man po kayo, pati po dun sa mga ilan-ilan na nagpa-follow. Maraming salamat po. Sige na po ang bahala sa inyong lahat, sa ating lahat. God bless us all po ulit. To God be the glory po ulit. Sana po eh, sino mang makakakita ng content ko na to eh, ayos lang po kayo, healthy pa rin, nakaka-rouse pa rin sa araw-araw ng activities ng bawat isa sa atin. At patuloy-tuloy na nagsusumakit na bawat iniisip at bawat ginagawa po ng bawat isa sa atin eh, isinasaalang-alang po natin na makalugod tayo sa paningin ng sa banal na paningin ng ating Creator. Amen. God bless us all po ulit. Gusto ko lang pong i-inform ang lahat ng nadadaanan ng contents ko na season 23 na po to. Season 23 na po ng What Is Written Truly Happened. To God be the glory po ulit, guys. Thank you so much po sa inyo. Part 1 po ito, guys. Part 1. Baka malito po ako. I'm reminding myself. Sana po eh, kahit papano eh, madagdagan ng konti yung nag-view ng content ko na ganito. Kasi nabawasan na po, umunti po eh. Siguro po yung iba talagang sobrang busy. Yung iba po siguro medyo nahahabaan. Kasi medyo humahaba po kasi yung bawat part ng content ko. Yung iba po 5 minutes, yung iba po 9 minutes, yung iba po 10 minutes. Sensya na po kayo kasi minsan talaga di natin maiwasan umiigsi. Minsan naman po humahaba talaga. So, ang content ko po na to, guys, sana po sa sino man pong makakakita ng content ko na to. Part 1 po ito ng Season 23, What Is Written Truly Happened. Maraming salamat po talaga. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon, sa ating Creator, kasi pinapahintulot pa po niyang makagawa pa ako ng mga ganitong content sa kabila po ng pagiging busy ng bawat isa sa atin. Kahit pa paano po eh, kahit naman po nasa bahay lang tayo, busy pa rin tayo eh. Mayt maya po may ginagawa din tayo, mayt maya may nililinis din tayo. Sana po, samot dalangin ko, kahit po busy tayong lahat, lalo na po yung may mga malalaking negosyo, may mga malalaking kumpanya. Sana po kahit po busy ang buhay natin, sikapin po natin paglaanan ng panahon at oras ang makipag-usap pa rin tayo sa ating Panginoon. Ang dalaw-dalawin po natin ang pagbubuklat ng love letter ng ating Creator, which is nga po yung Holy Scripture, na gustong-gusto po ng ating Panginoon na buklatin natin yan, na araw-araw ay magnilay tayo, na araw-araw ipadama natin sa ating Creator, na pinapahalagahan natin ang kanyang salita. Kasi guys, ang buhay po talaga natin dito sa mundo, may katapusan po ito. Hindi po pwedeng mananatili tayong lahat dito. Hindi po pwedeng nandito lang talaga tayo sa mundong ito. Kasi meron pong isa pang buhay na nakalaan sa bawat isa sa atin. Yan po ay paks na paks. Yan po ay totoo. Kahit po i-research pa natin yan ang paatras, decades ago, siglo by siglo, talaga pong binitawan ng ating Panginoon, ng mga unang propeta, ng mga unang ginamit ng ating Creator para magtawid ng kanyang salita, generation by generation, na hindi po lang talaga itong buhay na to, ang buhay ng humanity. Meron po talagang papasunod na buhay, meron pong paparating na buhay. Yan po hindi na po magtatagal, hindi na po pwedeng sabihin natin, although pax din po na may 1,000 years talaga na maghahari ang ating bigatin saan ang dakilang Panginoong Hesukristo. Meron po talagang 1,000 years. Kahit isa po sa atin, di po natin sigurado kung aabutin tayo ng 1,000 years na yun . Kasi ang lifespan po ng tao ngayon ay pax po yan, napakaigsi na po. Swerte po kapag inabot tayo ng 80 years old, ng 75, napakaswerte po natin. Ang mother ko po namatay, mag-89 years old. Yung iba pong mga matatandang tao ngayon, 95, 108, nakaratay na po. Wala na rin pong kamalayan kung anong nangyayari sa paligid niya. Minsan po, madalas po, ngayong generation natin ito, dilat na katotohanan po, nandun na po talaga ang generation natin
sa last generation of humanity. Kaya yung mga ipinanganak po ngayong mga siglo na to, ngayong mga panahon na to, sila na po yung mga, maaaring sila na po yung abutan ng pagbabalik, ng paghahari, ng bigatin saan, ng Lord Jesus natin. Tayo pong mga nasa 50 plus na po, mga 30 plus, 40 plus, maaaring hindi na po natin maabutan yan. Kasi kahit anong ingat po ng katawan natin, ito guys, real talk muna to. Intro ko po muna to bago ko po i-relate yung season 23 ko na to. Ang season 23 ko na po na to, eh, halo-halo na po to guys. About din po to sa mga facts ng Holy Scripture. Halo-halo na po. Hindi ko po alam kung aabutin to ng ilang part. Sana lang po kung madadaanan po ng sino mang makakapanood ng content ko na to. Pagtsagaon nyo pong tapusin mula part 1 hanggang final part. Balik po tayo guys. Bali, ang panahon po natin talaga ngayon guys, lahat po tayo, pati po yung mga matutuwid na pastor ngayon, all over the world, globally, ang itinatawid po talaga nila, karamihan po ngayon, ang topic po talaga ngayon, karamihan eh, talagang doon po talaga sa paparating na pagtatapos ng humanity, doon po talaga sa, kasi after po talagang hipan yung pang-anim at pang-pitong trumpet na anghel ng ating Panginoon, pati po yung apat na anghel na hindi po natin maaaring sabihin good angels to. Yung pong apat na anghel na yon, may gagampanan po yun guys. Kahit po i-research ninyo yun, napanood ko na po yan sa iba-ibang dokumentary at nakalagay din po yan sa Revelation. Ewan ko po kung 19 o 20 o 21. Pasadaan nyo po yan. Nandun po yan. Umpisahan nyo po yung Revelation 1 hanggang dulo. Marami po diyang mahihiwagang sinasabi ang Word of God na minsan po hindi natin basta maiintindihan. Kailangan po mag-research tayo ng mga dokumentary para mas maintindihan po natin. Kasi kahit po binabasa natin yan, lagi po yung maraming ibig sabihin, lagi pong maraming meaning ang Word of God mula po sa Old Testament hanggang New Testament. Kaya lagi po tayong humingi ng guidance sa ating Creator kasi hindi po agad natin talaga basta-basta maaarok kahit anong talino pa po natin. May mga pastor po ng mga huling generation ng humanity na to na nagpapaliwanag talaga, na talagang binigyan na po sila ng matinding Holy Spirit para makapagtawid sa lahat ng tao, na matatawiran ang kanilang mga preaching. Yan po ay facts, yan po ay totoo. Ang itinatawid ko po, ang tinatry ko pong itawid guys, eh, yung abot lang din po ng motivation kaya ko, kasi ako naman po isang ordinaryong tao lang, na nag-aim po ako, ginugol ko po sa maigsing buhay na pinangahawakan ko, na lahat naman po tayo walang sigurado sa atin na any moment po maaaring hindi tayo magising kinabukasan. Yung iba nga pong mga mayayaman ngayon, ipinamimigay na po nila. All over po yan, globally, ang dami pong dokumentaring lumalabas ngayon. Ipinamimigay na po nila yung ibang mga asset nila. Kasi ang dami na po talagang kakaibang nangyayari guys. Huwag na po tayo magpetix-petix. Huwag na po tayo magkibit-kibit balikat na walang anuman yung nangyayari sa paligid natin. Lahat po yan ay written. Kaya nga po, what is written truly happened is happened and still happening and will happen again. Yan po ay facts. Totoo po yan. Kasi sabi nga po ng Panginoon, hinahanap niya yung mga nangyari na noon. Tapos sabi pa po ng salita ng ating Creator, Old and New Testament, minsan na niyang niyanig ang mundo sa pamamagitan ng dilubyong baha. Ngayon po, yayanigin niya ulit, hindi lang po ang mundo, pati po ang nasa itaas, ang langit. Tapos hindi lang po tubig ang gagamitin niya, kundi apoy na po. Yan po ay paghanda natin, guys. Ito po ay real talk. Ito po ay facts. Kasi gusto ko pong makapaghatid sa aking kaliitan ng maliit na motivation na magbubus pa po sa isang taong makakakita man lang ng content ko, 10 man o 5 ang makapagtapos ng content ko, eh kahit papano po eh, masundot ko po ang kanyang puso na talagang mas lalo po tayo magtiwala sa ating Panginoon sa mga panahong ganito. Kasi nandun na po talagang mundong ito po ay tumatakbo na talaga sa papuntang climax ng tribulation. Sundan niyo pa po guys, thank you so much po sa inyong lahat. God bless us all po and always be steadfast in your faith to our Creator. God bless us all po and to God be the glory po. Sundan niyo po yung mga susunod na part. Amen. Take care po.